tatlong taon nang magkasintahan sina Mila at Jade. Sa loob ng tatlong taon na yun ay hindi pa rin sila nakakabuo ng anak kahit na palagi namang may nangyayari sa kanilang dalawa. Nakapagpa-check up na rin sila sa doktor pero wala namang may diferensya sa kanilang dalawa. Si Jade ay nagmamadali nang makabuo na sila ni Mila dahil kung hindi ay ipapakasal siya ng ina niya sa anak ng kaibigan nito na pilit niyang tinututulan. Lihim din kasi na naiingit si Jade sa kaibigan niyang si Edmund na masaya nang namumuhay kasamang asawa at dalawang supling nito. Babe, may business trip nga pala ako sa Singapore sa susunod na araw. Ilang araw din ako mawawala at hindi kita masusunod sa trabaho mo. Paalam ni Jade kay Mila na ngayon ay nakasandal sa dibdib niya. Sinong kasama mo? Baka pagbalik mo rito, may iba ka ng babaeng kasama at iiwan mo na ako dahil nagsawa ka na sa akin. Tila naiiyak na sabi ni Mila kay Jade na natatawa namang niyakap ni Jade ang nobya. Hey, ano ba yung pinagsasasabi mo? Alam mong hindi mangyayari yan dahil mahal na mahal kita at kahit kailan hindi kita ipagpapalit sa iba. Seryosong sabi ni Jade sa nobya. Bakit ba pumasok sa isip mo yan, ha? Ngayon lang kita narinig na gumaganyan ka. May problema ba? Mahinahon na tanong ni Jade kay Mila. Umiling-iling lang si Mila sa nobyo kahit siya'y nagtataka kung bakit siya nagkakaganon. Nang umuwi siya sa bahay ni Lay, nagulat siya nang makita niya si Alisa at ang pamangkin niyang si Katrina. Nakangiting niyakap ni Mila ang pinsan niya. Namiss din niya ito dahil minsan na lang silang magkita. Maliban kasi sa nag-aaral na si Ariel ay busy din si Alisa sa pag-aasikaso ng bunso niya. Hindi rin kasi basta-basta na umaabsent si Mila sa trabaho. Kaya bihira na lang talaga silang magka-bonding ni Alisa. Mas lalo kang gumaganda, insan. Nakangiting puri ni Mila sa pinsan niya. Maganda ka rin naman, pinsan. Saka nasalahin na talaga natin ang pagiging maganda. Natatawang sabi ni Alisa. Kumusta ka na pala? Kamusta na kayo ni Jade? Nakangiting tanong ni Alisa sa pinsan niya. Okay naman kami, pinsan. Ganun pa rin naman siya sa akin. Mabait pa rin naman siya, lalo na kay mama. Eh, ikaw ba? Kamusta na? Asan pala si Edmund? Ba't di nyo kasama? Tanong niya rin sa pinsan niya. Alam mo namang palaging busy si Edmund sa company niya. Pero minsan pumupunta kami sa kanya. Lalo na kapag nag-aya si Katrina na pupuntahan niyang ama, hindi ko naman siya matatanggihan. Mahabang sabi ni Alisa sa pinsan. Since andito na rin naman kayo, ano kaya kung gumala naman tayo? Matagal na rin tayong di nakakapag-bonding. Nakangiting sabi ni Mila kay Alisa. Hindi naman tumanggi si Alisa sa pinsan niya dahil maaga pa't wala pang ina ni Mila ay magkasamang umalis ang dalawa papunta sa mall. Nang makarating sila ay kaagad na bumaba si Mila at Alisa kasama ang makulit na si Katrina. Masayang nagbanding ang dalawa habang panayang turo ng kahit na ano ng batang kasama nila. Natatawa tuloy si Mila dahil ang cute nitong tingnan kapag ngumunguso. Hindi kasi binibili ni Alisa ang mga gusto nito. Lalo na pag hindi niya nagagamit. Sa madaling salita, hindi spoiled ang anak ni Alisa sa kanya. Habang busy sa pamimili ng damit si Alisa ay inilibot ni Mila ang tingin niya. Doon ay nahagip ng mga mata niya ang isang taong pamilyar sa kanya. Kaya nagpaalam lang siya saglit sa pinsan na may pupuntahan muna siya. Pagdating doon sa taong parang kilala niya, ay hindi nga siya nagkamali. Si Jade nga ang nakita niya at may kasama itong isang magandang babae. At parang close na close ang dalawa. Dahil matamis sa mga ngiti ni Jade sa babae, hindi niya alam kung sinong babaeng yun. Dahil ngayon pa lang niya ito nakita. Hindi alam ni Mila pero bigla na lang siyang dinapuan ng selos sa katawan. Sanay naman siya na may kasamang iba't ibang babae ang nobyo. Pero iba ngayon, parang may something sa kanilang dalawa. At hindi nga siya nagkamali. Dahil kitang kita mismo sa mga mata niya kung paano halika ng babae si Jade. Parang sinasaksak ng paulit-ulit si Mila. Dahil sa sakit na nararamdaman niya, napatakip na lang siya sa kanyang bibig para hindi marinig ni Jade ang hikbi niya. Mabilis na umalis si Mila sa kinaroroonan nila Jade. Tumakbo siya papunta sa parking lot at mabilis na sumakay sa kotse na pagmamay-ari ni Alisa. Doon ibinuhos ni Mila ang kanina pa niyang pinipigilan ng mga luha. I hate you! I hate you! I hate you! Sigaw ni Mila sa loob ng sasakyan. Hindi siya makapaniwalang ganoon lang siyang kadaling lokohin ni Jade. Dahil masaya pa sila kanina
habang magkasama sila sa kondo ng nobyo. Nagtataka si Elisa dahil isang oras na ang nakalipas ay wala pa rin ang pinsan niya. Natapos na lang siyang magbayad sa counter sa mga pinamili niya ay wala pa rin ito. Balak na kasi sanang ilibre ito dahil dala naman niya ang black card ng asawa niya. Dahil inaantok na si Katrina ay minabuti na lang nila Elisa na mauna na lang sa kotse para doon na lang patulugin ang anak habang hinihintay niya si Mila. Nang makarating sa kotse ay laking gulat ni Elisa nang makita ang pinsan na nasa loob ng sasakyan niya at mugto na ang mga mata. Insan, ano nangyari sa'yo? At saan ka ba nanggaling, ha? Kaagad na tanong ni Elisa sa pinsan niya nang makapasok siya sa loob ng sasakyan niya. Inihiga niya muna si Katrina bago niya kinausap muli ang pinsan na humihikbi pa rin. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano ba nangyari? At ka ba umiiyak? Naguguluhan na tanong ni Elisa kay Mila. Insan, nakita ko siya. Nakita kong may kahalikan siya sa loob ng mall. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Hindi man lang siya tumutos sa halik ng babae sa kanya. Umiiyak na sabi ni Mila. Ano? Sigurado ka na siya talaga yun? Baka naman na malikmata ka lang. Alam naman natin kung gano'ng kakamahal ni Jade eh. Insan, kaya hindi ako naniniwalang magagawa niya yun sa'yo. Pagpapagaan ni Elisa sa nararamdaman ng pinsan niya. Pero ginawa na niya pinsan. At ewan ko kung kakayanin ko ba to kasi sobrang sakit. Alam kong masakit yan pinsan. Pero nakita ka ba niya? Nagpaliwanag ba siya sa'yo? Ha? Iniwan ko kagad sila pinsan. Hindi ko kayang tignan silang naghahalikan. At sa may mga tao pa na para bang pinapahiwatag nila sa buong mundo na sila. Hikbi pa rin sabi ni Mila. Napabuntong hininga na lang si Elisa sa kanya pinaandar ang sasakyan. Uuwi na muna tayo. Kakausapin ko si Edmund para mapagsabihan niyang kaibigan tungkol dito. Awang-awa si Elisa sa pinsan kaya gagawin niya ang lahat para sa ikasasaya nito. 3 araw nang nakakaraan mula nang makita ni Mila si Jade sa mall na may kahalikan. 3 araw na rin na wala siyang kontak sa nobyo. Tiniis niyang wag itong isipin. Pero di niya kaya. Kusa na lang tumutulo ang mga luha niya sa tuwing sumasagi sa isip niya ang halika ng dalawa. Hindi rin niya pwedeng sabihin sa ina ang tungkol sa nakita niya dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Pag-uwi ni Rona galing sa trabaho ay nadatnan niya ang anak mula sa sala na mugdo ang mga mata kaya nag-aalala niya itong nilapitan. Diyos ko, Mila! Ano nangyari sa iyong bata ka? Bakit mugdo yung mga mata mo? Napahagulgol na lang si Mila sa balikat ng kanyang ina. Pinabayaan naman ni Rona si Mila na ibuhos nito kung anumang sakit na nararamdaman niya. Sa kanan niya ito kakausapin kung okay na ito. Dahil sa kaiiyak ni Mila hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Napabuntong hininga na lang si Rona habang pinagmamasdan niya ang anak na tulog na. Sa opisina ni Jade, nagtataka siya kung bakit ilang araw nang hindi nagpapakita sa kanya si Mila. Hindi rin niya ito makontak. Ilang araw na ring absent si Mila sa trabaho niya. Hindi rin niya ito mapuntahan sa bahay nila dahil marami pa siyang ginagawa. Mula kasi nang ipinamana sa kanya ng ama niya ang kanilang kumpanya, ay naging busy na siya. Kaya nasanay siya na si Mila ang palaging pupunta sa kanya. Pagising ni Mila ay gabi na nang tumingin siya sa kanyang relo. Kaya pala kumuhulo ng tiyan niya dahil wala pa pala siyang kain. Napilitan siyang tumayo at lumabas ang kwarto niya. Pumunta siya sa kusina para kumain. Nang makitang pakbet ang ulam ay kagad siyang natakam na tikman ito. Para na rin tumutulo ang laway niya dahil sa takam niya sa gulay na niluto ng ina. Malamig na ito pero hindi ito hadlang para hindi maubos si Mila ang kinakain niya. Kinabukasan, 9:00 na siya nang nagising. Para naman siyang pinagpapapalo dahil sa sobrang sakit ng katawan niya. Gusto sana niyang mag-duty sa trabaho pero hindi nakikisama ang katawan niya sa kanya. Kaya marahas siyang bumalik sa paghiga hanggang sa nakabalik siya sa pagtulog. Busy si Jake sa opisina niya nang tumunog ang cellphone niya. Kaagad din niya itong sinagot nang makitang mami niya ang caller. Mom, napatawag ka. Kaagad na sabi niya sa ina. Son, hindi ka pa busy? May dinner tayo mamaya sa magulang ni Denise at gusto ng magulang niya nakasama kita.
Diretsyang sabi ng ina ni Jade. I have a lot of work, Mom. I'm so sorry, Beth. Hindi ako makakapunta. Tanggi ni Jade sa ina niya pero hindi nagpaawat ang ina. Kinulit ng kinulit nito ang anak hanggang sa napapayag nito si Jade. Sa restaurant kung nasaan si Denise ay masaya silang nag-uusap habang hinihintay nila ang pagdating ni Jade. So, ready ka na ba, iha, na maging isang Mrs. De La Vega? Nakangiting sabi ng ina ni Jade kay Denise. Nakangiti namang tumango si Denise, lalo na ang ina nito nang marinig ang sinabi ni Camila. Kahit napilitan ay pumunta pa rin sa nasabing dinner si Jade, kung di lang dahil sa ina nito ay hindi siya pupunta sa dinner na yon. Nang makarating sa restaurant ay kaagad na iginiya si Jade ng isang waitress kung nasa saan ang ina niya. Malaki ang ngiting nakatingin si Denise kay Jade na paparating sa kinaroroonan nila. Nang makalapit si Jade ay kaagad siyang bumeso sa ina niya saka siya umupo sa katabing upuan ni Denise. Son, meet your tita Sandra. Siya ang ina ni Denise. And Sandra, meet my only son, Jade De La Vega. Nakangiting sabi ni Camila. Hi po, bati ni Jade sa ina ng dalagang katabi. Hello, iho. Totoo palang magandang lalaki ka. Akala ko nagbibiru lang tong anak ko. Kaya pala, patay na patay tong si Denise sa'yo eh. Dahil hindi naman palabas sa basang isang De La Vega. Puri ng ina ni Denise kay Jade. Salamat ho. Kimingiti ni Jade sa ina ni Denise at hindi pinansin ang sinabi nitong patay na patay ang anak nito sa kanya. Dahil kahit konti ay wala naman siyang gusto rito. So since andito naman na si Jade, ano kaya kung mag-umpisa na tayo sa pagplano sa engagement nilang dalawa? Ano ba sa tingin mo, Camila? Tanong ni Sandra sa ina ni Jade. Bigla namang nagbanting ang tenga ni Jade dahil sa narinig. What are you talking about, Tita Sandra? Anong nagpaplano kayo ng engagement kay Denise without my permission? Galit na tanong ni Jade kay Sandra, na ina ni Denise. Tila namang nanlamig si Denise nang makita ang nanlilisik na mata ni Jade na nakatingin sa kanya at sa ina niya. All of you has no right to manipulate me. Ako ang magdidesisyon para sa sarili ko at hindi kayo. Kahit ikaw, Mom, wala kang karapatan para pangunahan ako kung ano magiging desisyon ko. Totoong ina kita, oo. Pero wala ka pa rin karapatan na panghimasukan ang buhay ko. Galit na sabi ni Jade sa ina. Hindi naman nakagalaw si Camila sa biglang pagsigaw ni Jade sa kanya. Iniwan niyang tatlo sa restaurant at diretsyo na siyang umuwi sa kondo niya. Ang ina ni Jade kasama si Sandra at Denise ay hindi agad nakakibo sa tinura ng lalaki. Hindi akalain ni Camila na gano'n na lang siya kadaling sigawa ni Jade. Kahit si Denise ay tinabla ng takot sa ginawang pagsigaw ni Jade sa kanya. Pero hindi siya susuko dahil para sa kanya, kanya lang ang lalaking yon at handa niya itong agawin sa nobya niya. Mabilis na lumipas ang araw, isang linggo na mula nang iwan ni Jade ang ina sa restaurant ay di na siya muli pang nagpakita rito. Kahit sa text sa tawag ay hindi siya sumasagot. Ang isa kasi sa ayaw ni Jade ay yung tinuturuan siya kung anong dapat at kung anong mali. Si Mila naman ay okay na siya. Matapos sabihin sa inang problema niya ay medyo gumaan ang pakiramdam niya. Kaya nakabalik na siya sa trabaho. Uy, Mila! Ba't ngayon ka lang? Tanong ng kasama niya sa company pinagtatrabahuhan niya. Nagkasakit kasi ako eh. Pero nagpaalam naman ako kay ma'am. Sagot ni Mila sa kasama niya. Ah, ganun ba? Kala namin umalis ka na kasi. Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Ngumiti lang si Mila sa kasama niya. Saka siya umupo sa sariling mesa. Nang matapos ang duty ni Mila ay kaagad na siyang lumabas sa company. Pero di pa siya nakakapagpara ng taxi nang may biglang humintong kotse sa tapat niya. At lumabas doon ang tatlong araw na niyang tiniis na hindi makita. Napakagwapo nito sa suot niyang simpleng t-shirt at pinarisa ng cargo shirts na lalong dumagdag pa sa kagwapuhan nito. Malaki ang ngiti ni Jade nang makita si Mila. Sobrang namiss na niyang nobya. Ilang araw na kasi niyang itong hindi nakikita at nakakausap dahil sa palaging nakapatay ang cellphone nito. Kaagad niyang niyakap ang dalaga na nakatingin lang sa kanya. Hindi naman kaagad nakagalaw si Mila sa kinatatayuan niya. Namiss din naman niya ang lalaki pero nang maalala niya na may kahalikan nito, ay kaagad siyang bumitaw sa yakap ni Jade. Babe, bakit? Nagtatakang tanong ni Jade kay Mila. I'm so sorry kung ilang araw kitang hindi nasundo. Alam kong galit ka. Pasensya na pero busy lang talaga ako. Pagpapaliwanag niya sa nobya.
Pero sinamaan lang siya nito ng tingin. Busy saan? Sa pakikipaglandian sa babaeng kahalikan mo sa mall? Habang ako ito, naghihintay kung kailan ka darating. Sigaw ni Mila kay Jade. Naguguluhan namang tumingin si Jade kay Mila. Anong nakikipaglandian? Kanino? Alam mong hindi mangyayari yun dahil mahal na mahal kita, Mila. At hinding-hindi ko yun gagawin sa'yo. Pero ginawa mo na, Jade. At kitang-kita ko kayo. Sa dalawang mga mata ko dun sa mall, hindi mo alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Halos gusto ko na kayong sugurin. Ni hindi ka man lang tumutol, nahalikan ka ng babaeng yun sa maraming tao. Umiiyak na ani ni Mila. Parang tinakasan ng dugo si Jade sa buong katawan dahil sa sinabi ni Mila. Saka pa lang niya naalala ang paghalik ni Denise sa kanya. Babe, sandali, papaliwanag ako, hindi ganon. Hindi natuloy pa ni Jade ang dapat nasabihin niya nang mabilis na sumakay si Mila sa taxi na pinara niya. The heck! Mura ni Jade habang pinagsisipa ang gulong ng sasakyan niya. Nang makarating sa bahay nila ay doon ibinuhos ni Mila ang luha niya. Sobrang nasasaktan siya kaya hindi madali para sa kanya ang patawarin si Jade. Sobrang awa naman ang naramdaman ni Rona para sa anak niya. Hindi niya akalain na magiging ganoon ang dalawa. Dahil alam niya kung gaano kasaya ang mga ito pag magkasama. Ilang araw nang nakalipas na hindi naaabutan pa ni Jade si Mila sa pinagtatrabahuhan nito. Kaya naisipan niyang puntahan na lang ito sa bahay nila. Kung nakailang balik si Jade sa pinagtatrabahuhan ni Mila nung una, ganoon din ang ginawa niya ngayon. Dahil pagkakita pa lang ni Mila kay Jade ay hindi na ito lumalabas ang bahay. Kahit gusto man niya itong makita ay kinokontra niya ang puso niya. Dahil mas nangingibabaw ang galit niya sa nobyo. Mila, babe, please, kausapin mo naman ako. Hindi pwedeng ganito. Makinig ka muna sa akin, please. Mahal na mahal kita. Sigaw ni Jade habang nasa labas siya ng bahay ng nobya. Hindi ako aalis dito kung hindi ka makikinig sa akin. Babe, kahit dito ako matulog, okay lang. Basta ang kapalit nun ay kausapin mo ko. Nagmamakaawang sabi ni Jade sa labas ng bahay. Lihim naman na napapasilip si Mila sa labas ng bahay kung anong ginagawa ng nobyo sa labas. Nakita niyang nakasandal ito sa kotse niya at tila ba wala itong balak na umalis. Anak, wala ka bang balak na kausapin siya? Magagabi na at parang uulan pa. Pababayaan mo lang ba siya sa labas? Pwede niyo namang pag-usapan ng problema niyo, Mila. Lahat naman tayo hinaharap ang problema eh. At hindi kayo magiging matatag kung hindi nyo malalagpasan ng problema na yan. Pangangaral ni Rona sa anak niya. Napabuntong hininga na lang si Mila sa narinig niya mula sa kanyang ina. Nang muling sumilip si Mila sa labas ay nakaupo na ang boyfriend niya habang basang-basa sa ulan. Dahil sa pag-uusap nila ng ina ay hindi niya na malayang umuulan na pala. Kahit giniginaw na si Jade ay hindi pa rin siya umaalis sa pwesto niya. Kailangan niya makausap ang nobya. Hindi niya ito susukuan hanggat kakausapin siya nito. Lalo pang lumalakas ang ulan at sinasabayan pa ng hangin. Kaya biglang nabahala si Mila sa nobyo niya. Nang silipin niya ulit ito ay naroroon pa rin si Jade. Kaya di na siya nagdalawang isipan na puntahan ito para papasukin niya lang sa bahay. Nakayuko lang si Jade habang dinadama sa balat niya ang malakas na patak ng ulan. Pero bigla siyang napaangat ng tingin nang wala ng ulan ang pumapatak sa balat niya. Ano? Magpapakamatay ka na lang dyan. Pumasok ka na rito. Galit na ani ni Mila. Pero sa loob niya ay naaawa siya sa nobyong basang-basa na. Agad na nakapaskil sa labi ni Jade ang ngiti. Kahit galit ang nobyo niya sa kanya ay alam niyang lumambot na ito. Sa loob ng 3 taon na magkarelasyon sila ni Mila ay kabisado na niya ang nobya niya. Alam rin niya na napakahirap nitong suyuin. Ano pang ginagawa mo? Pasok na! Baka magkasakit ka pa. Ako pang pagbintangan ng kalandian mo kung bakit ka nagkakasakit. Kaagad na tumalikod si Mila habang nakasunod naman sa kanya si Jade na naiiling na lang sa sinabi niya. Alam niyang nasasaktan ang nobya niya ng sobra. Hindi naman kasi niya alam na nandun pala ito sa mall ng mga oras na iyon. Kaagad na binigyan ni Rona si Jade ng damit para makapagbihis na ito dahil nanginginig na ito dahil sa lamig. Magbihis ka na, Jade. Alam kong giniginaw ka na. Pasensya ka na kay Mila. Galit lang talaga siya. Pero mawawala rin yan kapag nakapagpaliwanag ka na sa kanya. Dito ka na lang muna. Magluluto lang muna ako ng soup para mainitan niyang tiyan mo. Sabi ng ina ni Mila. Marami pong salamat, Tita Rona. Walang anuman.
Basta mag-uusap kayo ng maayos. Sige na, may iwan na kita. Tumalikod na si Rona kay Jade, habang si Jade ay hindi alam kung saan magbibihis dahil medyo nilalamig na siya ay kaagad na niyang hinubad ang suot niyang t-shirt at nagbihis sa binigay ng ina ni Mila sa kanya. Akmang huhuba rin sana niya ang suot na shorts nang bigla siyang batuhin ni Mila ng unan, kaya tumama ito sa ulo niya. Sira ka ba? Ba't siya ka maghuhubad? May CR dun sa likod oh. Dun ka magbihis. Galit na sabi ni Mila. Namangha namang nakatingin si Jade sa nobya na ngayon ay naka-shorts lang at kitang-kita nito ang makinis na balat ng nobya. Biglang may bumara sa lalamunan ni Jade nang makita ang ayos ni Mila. Nang makita naman ni Mila na nakasentro ang tingin ni Jade sa kanyang dibdib ay kaagad siyang pinamulahan ng pisngi dahil para siyang hinuhubaran ni Jade sa tingin pa lang ito sa kanya. Kaagad na tinakpan ni Mila ang dibdib niya ng dalawa niyang kamay, pero napatawa si Jade ng mahina. Huwag mo nang takpan yan dahil ilang beses ko nang nakita at nahawakan yan. Natatawang sabi nito. Kaagad naman na tinakpan ni Mila ang bibig ni Jade dahil baka marinig ng ina niya ang sinasabi nito. Kinagat ni Jade ang kamay ni Mila kaya nabitawan siya nito. Anong? Di na niya natuloy ang sasabihin niya nang hapitin siya ni Jade sa bewang at siniil ng halik. Nagbubumiglas pa sana si Mila pero wala siyang lakas para tapatan ang lakas ng nobyo niya. Kaya nagpaubaya na lang siya rito. Matapos siyang halikan ni Jade ay siya ring dating ng ina ni Mila na may dalang soup para kay Jade. Agad na ibinigay niya ito kay Jade at iniwan na ni Ron ang dalawa sa sala. Matapos mag-usap ay saka pa lamang naliwanagan si Mila. Totoo naman kasi ang sinabi nito na ang babae ang unang humalik sa nobyo niya. Hindi niya nakita ang pagtulak ni Jade sa babae dahil kaagad na siyang umalis sa lugar kung saan nanodoon ang dalawa. Kasalukuyang nakayakap si Jade kay Mila dahil sobrang namiss niya ang dalaga sa ilang araw na hindi niya ito nakita para ng ilang taon para sa kanya. Dahil gabi na ay doon na lang natulog si Jade kina Mila at kinabukasan na siya umuwi sa kondo niya. Ilang araw mula nang magkaayos ulit sila ni Jade at Mila ay naging okay na ulit sila. Habang busy sa opisina niya ay biglang bumukas ang pinto at pumasok doon si Denise. At nakasuot lang ito ng maiksing skirt. Halos lumabas na ang kaluluwa nito dahil sa iksi ng suot niya. Idagdag pa ang suot nitong damit na halos dibdib na lang nito ang natatakpan. What are you doing here? Malamig na tanong ni Jade kay Denise. Wala naman, dinadalaw lang kita. Namiss kasi kita eh. Matagal ko na rin na hindi nagpapakita sa akin. Malanding sabi nito kay Jade at halatang inaakit siya nito. Binaba ni Jade ang ballpen na hawak at sumandal siya sa upuan niya. Mariin lamang siyang nakatingin kay Denise na nakangiti sa kanya. Are you trying to seduce me, Denise? Dahil kung oo, hindi ako interesado. Kahit maghubad ka pa sa harapan ko, hindi ako matatablan dyan sa ginagawa mo. Now get out! Kung may kahihiyan ka pang natitira dyan sa katawan mo, lumabas ka na! Galit na sabi ni Jade, pero hindi nagpatinag ang babae. Lumapit ito sa kinaroroonan ni Jade at kaagad na umupo sa lap nito. Kasabay ng pagbukas ng pinto ang paglapat ng labi ni Denise sa labi ni Jade, kaya di niya alam kung sino ang pumasok. Nang bitawan siya ni Denise ay saka pa lang niya natingnan kung sino ang pumasok. Halos mawala ng dugo ang mukha ni Jade nang makita ang nobya na umaagos ang luha na nakatingin sa kanila. At hindi lang si Mila, dahil kasama nito si Edmund at Alisa. Habang si Alisa naman ay tinakpan ng mata ng anak para hindi makitang ginagawa ng dalawa. Kaagad na itinulak ni Jade si Denise sa sahig, kaya sumubsob ang mukha nito sa tiles. Gusto sanang tumawa ni Alisa pero nang maalalang pinsan ay kaagad niyang hinila si Edmund at umalis sila sa opisina ni Jade kasama ang anak nila. Hindi na naabutan pa ni Jade si Mila, kaagad na itong nakasakay ng taxi. Susundan pa sana niya ito nang may pumigil sa kanya. Nang lumingon siya, ay nakita niya si Alisa at Edmund kasamang anak ng mga ito. Alisa, pinutol na ni Alisa ang sasabihin pa sana ni Jade sa kanya. Sa kanya ka na magpaliwanag. Wag sa akin. Tayo na, hubby. Aya ni Alisa sa asawa niya. Tinapik lang ni Edmund ang balikat niya. Saka siya tuluyong iniwan ng mga ito. Hindi alam ni Jade kung anong gagawin niya. Napasabunot na lang siya sa kanyang buhok. Sa ikalawang pagkakataon ay nasira ulit ni Denise ang relasyon nila ni Mila.
Sa loob ng opisina ni Jade ay malaki ang ngiti ni Denise dahil sa wakas ay sa kanya na si Jade. Nilisan niya ang opisina nito at dumiretso ito sa bahay ng ina ni Jade. Oh really, iha? Napapalakpak pa ang ina ni Jade dahil sa ibinalita ni Denise sa kanya. Good! Gusto ko na sa madaling panahon ay makasal na kayo ni Jade at wala siyang magagawa pa. Paninigurado ni Camila kay Denise. Halos mapunit naman ang labi ni Denise sa kakangiti niya. Sa bahay nila Mila, hindi na nakausap pa ni Alisa ang pinsan niya. Tanging ang ina lang nito na kakauwi lang din ang nakausap niya. Sobrang awa ang nararamdaman nila para kay Mila at hindi nila alam kung paano ito tutulungan. Nagdaan pang maraming mga araw, tuluyan nang nawakasan ang relasyon nila Mila at Jade. Palagi na rin itong lasing at palagi nang absent sa trabaho niya. Kahit ang ina nito ay hindi basta-bastang nakakalapit sa kanya. Maliban na lang kung tulog ito dahil sa kalasingan. Para makalimot sa sakit ay nagpa siya si Mila na umalis na sa trabaho at magpakalayo-layo muna siya sa mga taong nakakakilala sa kanya. Nang malaman ito ng ina, hindi ito pumayag na aalis ang anak ng mag-isa. Kaya kahit nasasayangan sa trabaho niya, ay mas pinili niyang samahan ng anak kung saan man ito magbunta. Ayan na lang ba ang gagawin mo, Jade? Huwag mong pagsayangan ng oras ang babaeng yon. My God, Jade! Maraming babaeng naghahabol sa'yo dyan. Isa na dyan si Denise. Ba't bang babaeng yun ang palaging gusto mo? Ni hindi ka nga mabigyan ng anak noon sa tagal niyong magkasintahan, di ba? Wala kayong nabubuo. Dahil baog sigurong babaeng yon. At hindi ako papayag na wala akong apo sa'yo. Nag-iisa ka lang na anak namin ng daddy mo. Kaya please, ayusin mo naman ang sarili mo. Tila naiiyak na sambit ng ina ni Jade sa kanya. No, Mom. I want Mila in my life. I love her so much. She's my life. She's my everything. Please, Mom, help me. Help me to find her. Please. Pagmamakaawa ni Jade sa ina niya. Tila tinusok ng karayom ang puso ni Camila matapos makita ang pag-iyak ng nag-iisang anak niya. Hindi niya akalain na ito ang magiging buhay ni Jade matapos siyang iwan ni Mila. At isa na siya sa dahilan kung bakit ganito ang naging buhay ng anak niya. Okay ka lang ba dito, anak? Tanong ni Rona sa anak niyang si Mila habang nakatingin sa labas ng maliit na bahay nila. Okay lang ako dito, Ma. At least dito wala akong iisipin na kahit ano, maliban lang sa'yo't sa magiging anak ko. Nakangiting sabi ni Mila sa ina. Hindi kasi alam ni Mila na nagdadalang tao na pala siya nung palagi niyang sinusungitan si Jade. At hindi na siya nagtataka kung sa nobyo niya nagmana ang anak niya. Nalulungkot siyang isipin na natupad nga ang matagal na nilang pinangarap ni Jade. Kapalit naman ito ang pagwasak ng relasyon nila. Sobrang nasasaktan pa rin siya pero pilit niyang pinatatatag ang sarili dahil may anak na siyang higit na nangangailangan sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nakita na lang ni Mila sa balita ng newspaper ang mukha ng nobyo at ni Denise na ikakasal na. Muli ay tumulo ang masaganang luha ni Mila. Hindi niya napigilan na umiyak. Naisip niya ang anak niya. Papaano na ang anak niya kung ikakasal na pala si Jade sa iba? Sa kondo ni Jade ay nagwawala naman siya dahil sa nalaman na nakapublicize sa newspaper ang umano'y kasal niya at wala siyang kaalam-alam doon. Galit at pagkamuhi ang nararamdaman niya para kay Denise at sa ina niya, napili siyang minamanipula. Pero hindi siya papayag na magawa ng mga ito ang gusto nila. Kaya gumawa siya ng plano para mapahiya ang mga ito. At sisiguraduhin niyang pagsisisihan ng mga ito ang pakikialam sa kanya. Sa paglipas sa mga buwan ay tuluyan ang nanganak si Mila. Nagsilang siya ng isang batang babae at pinangalanan niya itong Jamila. Combined sa pangalan nilang dalawa ni Jade. Sobrang sayang nararamdaman ni Mila nang masilayan na niya ang kanyang munting anghel. Ang ganda-ganda ng anak mo, Mila! Sobrang hawig niya si Jade. Sigurado ka bang hindi mo ipapaalam kay Jade na may anak na kayo? Tanong ng ina niya sa kanya. Para saan pa, Ma? Siguradong masaya na siya ngayon. Sa pili ng asawa niya. Hindi na natin siya guguluhin. Palalakihin ko si Jamila na puno ng pagmamahal kahit wala siyang ama. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang masusunod. Sige na, magpahinga ka na muna. At ako na munang magbabantay kay Jamila. Tumango lamang si Mila sa ina, saka ito muling pumikit. Samantalang galit naman na sinugod ni Sandra si Jade sa kondo niya.
kasama nitong ina niya. Hindi na siya nagtataka na magkasama pa ang mga ito. Anong nakain mo't napasugod ka rito, Mrs. Santiago? Tanong kaagad ni Jade sa ina ni Denise at hindi man lang tinapunan ang tingin ng sariling ina niya. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit nagbabakot ang mga investors namin sa kumpanya. How dare you! Akmang sasampalin sana ni Sandra si Jade nang hawakan nito ang kamay niya. Sa tingin mo, Mrs. Santiago, ba't ko yun ginawa? Hmm? Kung di lang sana kayo nang himasok sa buhay ko at hindi nyo lang sana pinagkalat sa social media na ikakasal ko kay Denise, di sana hindi ito mangyayari sa inyo. Kabayaran niyo sa ginawa niyong pagmamanipula sa akin. At ikaw, ma'am, ikaw sana ang una kong karamay. Kung may problema ako at nalulungkot ako. Pero wala, dahil mas kumampi ka pa sa babaeng yan kesa sa anak mo. Kaya magsilayas nga kayo sa harapan ko bago pa maubos ang pasensya ko at makalimutan kong matatanda na kayo. Malamig na sabi ni Jade sa dalawang babae. Tila itinirik na kandila si Camila sa mga narinig niya. Hindi niya alam kung anak pa ba niya ang nasa harapan niya. Yun ay dahil sa sobrang laki na ng pinagbago nito mula nang mawala si Mila sa buhay niya. Maraming salamat, bro. Pasalamat ni Jade kay Edmund nang makausap niya ito sa opisina niya. Walang anuman, kulang pa yan sa lahat ng natulong mo sa akin nung ako naman ang nalugmok. Kaya sa abot na makakaya ko, tutulungan kita. Nakangiting sabi ni Edmund kay Jade. Si Edmund kasi ang tumulong kay Jade para mapabagsak ang company ng mga Santiago. Dahil lahat pala ng investors na pumapasok sa kumpanya ng mga Santiago ay kakilala ni Edmund. Kaya naman naging madali para sa kanya ang pag-convince sa mga ito na mag-back out. Mabilis na lumipas ang panahon. Isang taon na ang anak ni Mila at kasalukuyan silang nagsiselebrate sa isang lugar kung nasaan sila ngayon. Masaya niyang pinagmamasdan na anak na nilalaro ng mga kasama niyang bata. Sa tuwing humahagikik kasi ang anak ni Mila, ay napapangiti rin siya. Hindi matatawaran ang saya niya na makitang palaging nakangiti ang anak niya. Insan, salamat sa gift mo sa pamangkin mo ah. Hindi ko inaasahan yun. Malaking halaga rin yung pinadala mo sa akin. Pasalamat ni Mila kay Alisa. Tanging si Alisa lang nakakaalam kung nasaan si Mila. Dahil ito lang ang pinagkakatiwalaan niya. Ano ka ba naman, Insan? Sa dami ng natulong mo sa amin ng mga anak ko, hindi na mahalaga kung malaki ba o maliit ang nabigay ko sa'yo. Ang importante, masaya kayo at ang pamangkin ko. Nakangiting sabi ni Alisa sa pinsan habang nakatingin sa camera. Kasalukuyan kasi silang nagve-video call at nakita rin niya ang anak ni Mila at Jade. Nang makarating sa bahay ay kaagad namang dumiretso si Edmund sa kwarto nilang mag-asawa. Hindi pa man siya nakakapasok ay narinig na niya ang asawa na humahagikik habang may kausap. Dahil sa curiosity niya ay dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto nila. Doon niya nakita ang asawang tumatawa habang nakadapa sa kama at may ka-video call ito. At dahil hindi siya nakikita ni Alisa, ay pasimple niyang sinilip ang kausap nito. Natigilan si Edmund habang nakatingin sa kausap ng asawa niya. Hindi kay Mila dumapo ang tingin ni Edmund. Kung hindi, sa batang hawak nito na masayang nakikipagkulitan sa asawa niya. So alam mo pala kung nasaan sila at may anak sila. Ba't hindi mo man lang sinabi sa akin? Mahinahon na tanong ni Edmund sa asawa niya. Agad naman na bumangon si Alisa at tumabi sa asawa niya ng upo. Sorry na, hobby. Pero sinunod ko lang naman si Mila. Alam kong masasaktan siya ng sobra. Ako nga rin eh, nasasaktan din dahil para ko ng kapatid si Mila. Hindi ko naman alam na nagsasabi pala ng totoo si Jade. Ilang beses ko na rin na kinumbinsi si Mila na sabihin na kay Jade ang totoo. Pero ayaw nito. Mas lalong ayaw nito na marinig pang pangalan ni Jade. Kaya hindi ko masabi sa kanyang totoo. Mahabang paliwanag ni Alisa sa asawa niya. Napabuntong hininga na lang si Edmund saka niyakap ang asawa at sabay na ibinagsak ang katawan sa malambot na kama. Alam kong nasasaktan siya, wife. Pero masigitan nasaktan si Jade dahil kahit na wala siyang ginagawa ay naging masama siya sa tingin ni Mila. At ang mas masakit ay hindi man lang siya nakinig sa paliwanag ni Jade sa kanya. Sa tagal ng pagkakaibigan namin ni Jade, alam ko kung kailan siya nagsasabi ng totoo. At saka hindi. Kaya tulungan natin sila, please. Pakiusap ni Edmund sa asawa niya. Napatango na lang si Alisa.
kaya mahigpit siyang niyakap ni Edmund. Thank you, wife. After 5 years? Wow, ma! Ito palang mukha ng Maynila. Nakangiting tanong ni Jamila sa ina. Nakapag-desisyon na kasi si Mila at ang ina niya nasa Maynila na pag-aaralin si Jamila. Kaya hindi na sila nagdalawang isipan na bumalik sa Maynila. Oo, anak. Gusto mo ba dito? Tanong din ni Mila sa anak niya. Yes, ma. Dito rin ba nakatira ang papa ko? Tanong ulit ni Jamila sa ina. Kaya napabaling ang tingin ni Mila sa kanyang ina. Tumango lang si Rona kay Mila. Saka siya tumango sa anak niya. Oo, anak. Dito siya nakatira. Pero hindi mo pa siya pwedeng makita, ha? Dahil busy si papa sa work niya. Palusot ni Mila sa anak niya. Okay lang, mama. Basta magpapakita siya sa akin ay okay na po ko. Nakangiting niyakap na lang ni Mila ang anak niya. Hindi niya alam kung tama ba ang naging desisyon niya na iuwi ito sa Maynila. Hindi rin niya alam kung matatakasan pa rin ba niya si Jade. Pero sana ay hindi na mag-cross pang muli ang landas silang dalawa. Masayang sinalubong ni Alisa ang pinsan niya. Kasama nito si Edmund na matyagang naghihintay sa kanila. Insan, namiss kita ng sobra. Tili ni Alisa at niyakap nito ang pinsan niya. Namiss din kita, Insan. Kamusta ka na? Yung mga pamangkin ko, kamusta na? Okay lang kami, Insan. Ito na ba yung anak mo? Ah, oo, Insan. Siya si Jamila. Anak, siya ang tita Alisa mo. At ito namang kasama niya yung tito Edmund mo. Nakangiting sabi ni Mila sa anak. Hello po, tita Alisa, tito Edmund. Magaling na bati ni Jamila sa dalawa. Nakangiti namang pinisil ni Alisa ang pisngi ng anak ni Mila. Ang ganda mo naman, Jamila. Puri ni Alisa kay Jamila. I know po, tita. Marami na pong nagsabi niya sa akin. Napahalakhak si Alisa at Mila. Maging ang tita Rona ni Alisa ay napatawa rin. Habang si Edmund ay nakangiti lang. Habang nakatingin sa batang madaldal. Hindi may pagkakailang anak ito ni Jade. Dahil halos carbon copy ang dalawa. At di niya alam kung anong magiging reaction ni Jade pag nalaman niyang may anak na pala siya. Kasalukuyang nasa kusina si Mila at Alisa. Habang nagluluto ay nag-uusap ang dalawa. Alam mo bang ilang taon ka nang hinahanap ni Jade? At hanggang ngayon, umaasa pa rin siyang makikita ka pa niya. Seryosong sabi ni Alisa kay Mila. Okay na ako, Insan. At alam ko rin naman na masaya na siya ngayon sa asawa niya. Ba't ko pa siya guguluhin kung may iba na siyang pamilya? Kamusta na pala siya? Tanong ni Mila sa pinsan niya. Sa loob ng 5 taon ay ngayon lang ulit nagtanong si Mila tungkol kay Jade. Napangiti si Alisa sa paraan ng pagtatanong ni Mila tungkol kay Jade. Alam kong hindi ka maniniwala. Pero ang totoo, hindi naman talaga kasal si Jade at Denise. Insan, lalong wala silang relasyon. Dahil yung nakita mo na balita nun, gawa-gawa lang yun ni Denise at ng nanay ni Jade. Kaya galit na galit nun si Jade nang malaman niya na kahit sa social media pala'y naroroon ang balita na ikakasal na siya noon. Alam mo, noon ko pa ito gustong sabihin sa iyo pero ayaw mo makinig at pilit mong iniibang usapan natin kapag tungkol na kay Jade ang pinag-uusapan natin. Halos hindi maigalaw ni Mila ang katawan niya dahil sa narinig at ang bibig niya'y walang lumalabas na kahit anong salita. Nakatingin lang siya sa pinsan na nagsasalita. Saka palang napagtanto ni Mila ang kasalanan niya sa nobyo kung bakit hindi niya ito hinayaan na magpaliwanag sa kanya. Mas pinairal niyang nararamdaman niya na hindi niya alam kung ano rin ba ang nararamdaman ni Jade sa mga sandaling iyon. Tuluyan nang umiyak si Mila sa harapan ni Alisa. Hindi ko alam. I'm sorry. Hindi ko alam na ganun pala yung nangyari. Dinaluhan naman ni Alisa ng yakap si Mila. Shhh! Tumahan ka na. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang importante, marunong tayong tumanggap ng pagkakamali natin. Alam kong mahal mo pa siya, Insan. Hindi pa huli ang lahat sa inyong dalawa. Buuin niyo ulit ang relasyon niyo. Isama niyo ng anak niyo sa bubuuin niyong relasyon. Dahil si Jamila ang magiging lakas niyong dalawa. Napatango na lang si Mila sa pinsan niya. Habang si Edmund ay napangiti na lang sa sinabi ng asawa niya. Hindi niya alam kung saan yun hinugot ng asawa niya. Sobrang sarap kasi nitong pakinggan habang nagsasalita.
Matapos kumain ay kaagad na nagpaalam ang mag-asawa at umalis na. Sa tingin mo ba, hubby, magkakabalikan pa kaya sila? Alam kong mahal pa rin ni Mila si Jade eh. Kahit hindi naman niya sabihin ay kita ko naman sa mata niya ang totoo. Ngumiti lang si Edmund kay Alisa habang hawak ng isang kamay niya ang kamay ng asawa niya. Mahal pa rin ni Jade si Mila. Ang tanong, kung paano sasabihin ni Mila kay Jade na may anak na sila. Siguradong magagalit yun pag nalaman niyang 5 taon na tinago ni Mila ang anak nila. At pati tayo ay pinagtaguan siya sa katotohanan. Ipagdasal na lang natin na huwag muna silang magkita ngayon. Mahinahong sabi ni Edmund. Ilang araw ang nakalipas mula nang makabalik si Mila sa Maynila. Muli ay nag-a-apply siya ulit ng mapagtatrabahuhan. Kailangan na niya ng extra income dahil gusto niyang sa private school mag-aral ang anak niya. Kahit hindi siya nakapagtapos ay okay lang. Basta makapagtapos lang ang anak niya ay masaya na siya para rito. Nagpunta si Mila sa school kung saan niya balak paaralin ang anak niya. Kailangan na kasing ma-enroll ni Jamila sa susunod na pasukan. Kaya maaga pa lang ay pina-enroll na niya ang anak niya. Sir, sa susunod na buwan pala ay first anniversary ng JVM. At ito na po mga listahan ng mga kakailanganin natin para sa event na gagawin. Sabi ng personal assistant ni Jade. Okay, sabihin mo kay Mildred na ihanda ng lahat ng kakailanganin natin. Tamang-tama pang isang buwan para paghandaan ang okasyon na yan. Copy, sir. Kaagad na umalis ang personal assistant ni Jade. Kaya siya na lang naiwan sa opisina niya. Habang nakasandal sa upuan niya ay hindi niya maiwasang titigan ang picture nila ni Mila na masayang magkasama sa isang arcade. Napapikit pa siya habang binabalik-balikan ang mga magagandang alaala nilang dalawa. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na makita at makasama ka. Sambit ni Jade habang nakasandal sa upuan niya. Sa paglipas ng 5 taon ay walang pinagbago ang pagmamahal ni Jade kay Mila at pinapangarap pa rin niyang makasama ito. Mabilis lang na lumipas ang mga araw at naging buwan. Unang araw ngayon ang anak ni Mila sa school na pinapasukan ito. Mama, I'm ready na po. Nakangiting sabi ng anak ni Mila sa kanya. Wow, ang ganda talaga ng baby ko. Ikaw lang ba nagbihis niyan? Turo ni Mila sa suot ng anak niya. Opo ma, kasi sabi mo big girl na ako kaya kailangan. Marunong na ako magbihis sa sarili ko. Nakangiting sabi nito. Sa murang edad ni Jamila ay para na itong matanda kung mag-isip at magsalita. Matalino rin ito na namana niya kay Jade. Kaya sobrang thankful si Mila na meron siyang isang Jamila. Okay, alika na kumain ka na para mahatid ka na ni mama sa school. Nang makarating sila sa school ay marami ng mga batang naroon. Kaya agad na hinanap ni Mila ang classroom ng anak niya. Nang makita na niya ay saka pa lang siya umalis. May pasok kasi siya sa trabaho niya. At ang ina na lang niya ang susundo sa anak niya. Alas 9 na nang dumating si Jade sa JVM Private School na pagmamay-ari niya at ni Mila. Sinadya niyang ipangalan sa kanilang dalawa ni Mila ang eskwelahan para may alaala siya palagi sa nobya niya. Mabilis lang din na natapos ang meeting nila sa naturang school at kasalukuyan na naglalakad si Jade papunta sa parking lot. Pero may batang mabilis na tumakbo at bumangga sa kanya. Mabuti na lang, hindi malakas ang pagkabagsak nito sa semento. Hey, are you okay? Tanong niya kaagad sa bata na nakayuko habang nakatingin sa tuhod niya. Pumantay si Jade sa bata at tinulungan ito na tumayo. Next time, be careful, okay? Paalala niya sa bata nang nag-angat naman ang tingin ng bata. Saka pa ito tumingin kay Jade. Sorry po kung nabunggo kita. Hindi ko po sinasadya. Tila hinahaplos ang puso ni Jade dahil sa narinig niya mula sa bata. At nang matitigan niyang mabuti ang bata ay parang minagnet si Jade dahil halos hindi mawala ang tingin nito sa bata. Mula sa kilay nito, mata, ilong, labi at mukha ay parang girl version niya ang bata. Timbol ng matinding kaba ang dibdib ni Jade. Hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang yakapin ng mahigpit ang bata na kanyang nasa harapan. Sir? Okay lang po ba kayo? Tanong ng bata kay Jade nang makita nitong nakatulala lang siya. Nang matauhan ay saka pa lang siyang umiti rito. Anong pangalan mo, baby girl? Nakangiting tanong ni Jade sa bata. Jamila, sir. Natigilan saglit si Jade sa narinig. Jamila? Mila? Mahinang sambit niya, pero rinig naman ang bata.
Kilala niyo pong mama ko? Sinambit niyo po kasi ang name niya eh. Tanong ng bata kay Jade. Napamaang naman si Jade sa sinabi ng bata. Milang pangalan ng mama mo? Tumango ang bata kay Jade. Kaya umpisa na siyang kinabahan. Garcia bang apelido mo? Tanong ulit ni Jade sa bata. Tumango ulit si Jamila. Kilala niyo po mama ko? Kasi alam niyo po apelido niya eh. Hindi alam ni Jade kung anong isasagot sa batang kaharap niya. Gusto niyang makasigurado kung tama ba ang hinala niya. Kaya matapos silang mag-usap ay tinawagan niya ang private investigator niya at pinaiimbestigahan si Jamila. Kinabukasan ay pumunta ang private investigator ni Jade sa opisina niya at inilapag ang isang brown envelope. Ito na po ang lahat ng impormasyon na kailangan niyo, sir. Nakasaad din dyan kung saan ipinanganak ang naturang bata. Okay, thank you, Bean. Abangan mo na lang ang bayad ko. Ipapahulog ko na lang sa account mo. Okay, sir. Thank you. Umalis na ang private investigator ni Jade. Saka pa lang niya tiningnan ang laman ng envelope na dala nito. Inisa-isa ni Jade ang lahat ng impormasyon na nakuha ng private investigator niya. At hindi nga siya nagkamali. Anak nga niya si Jamila. Kaagad na tumayo si Jade mula sa upuan. Mabilis siyang lumabas ng opisina niya. Pupuntahan niya ang anak niya sa eskwelahan nito. Alam niyang hindi pa ito nakaka-uwi dahil maaga pa. Pagdating sa eskwelahan ay siya ring labas ni Jamila at mabilis itong tumakbo patungo sa isang tao na hindi niya inaasahan na makita. Matagal na ang panahon ang hinintay niya para makita ulit ito. At ngayon ngang nakita na niya ito at ang anak niya ay hindi niya hahayaan na mawala pa ulit ito sa kanya. Pinupog ng halik ni Mila ang mukha ni Jamila kaya humagikik ito. Matapos halikan ay umalis na sila upang umuwi na. Doon na lang sila mananahalian sa bahay nila dahil kailangan niya magtipid. Matagal pa kasi ang sahod niya kaya saka na lang niya i-jollibee ang anak kung makakasahod na siya. Lihim naman na sumunod si Jade sa taxi na sinasakyan ng mag-ina. Gusto niya itong sorpresahin. Gusto niyang makita ang magiging reaksyon nito pag nakita siya. Pagdating sa bahay ay kaagad na pinagbihis ni Mila sa Jamila at nagbihis na rin siya. Kailangan pa kasi niyang magluto ng pananghalian. Matapos magbihis ay bumaba na siya sa kusina. Hindi pa man siya nakakapag-umpisa may kumatok na sa pinto. Nagtataka naman siyang naglakad patungo sa pinto. Wala kasi siyang inaasahan na bisita. At imposible rin na ina niya ang umuwi dahil nagpaalam ito na gagabihin sa pag-uwi. Nang makarating sa pinto ay diretso niya itong binuksan. Pero kaagad din siyang napaatras nang makita kung sino ang kumatok. Nahintatakutan si Mila lalo at nakatitig lang si Jade sa kanya. Jade, anong ginagawa mo rito? Nauutal na sabi niya. Masakit na tingin ang ipinukol ni Jade kay Mila hanggang sa wala na itong maatrasan pa. Hindi kayang salubungin ni Mila ang tingin ng lalaki sa kanya. Kaya yumuko na lang siya. Bakit nagawa mo to sa akin, Mila? Bakit nagawa mo sa akin yun ng ilang taon? Seryosong tanong ni Jade kay Mila. Anong pinagsasasabi mo? Pilit na pinipigilan ni Mila ang sarili para hindi siya bumigay sa lalaki. Alam kong alam ang ibig kong sabihin. Bakit mo siya tinago sa akin? Ba't di mo sinabi na may nabuo na pala? Bakit hinayaan mo malayo sa akin ang anak ko? Diretsyong nanlamig si Mila dahil sa narinig. Paano niya to nalaman? Imposibleng si Alisa at Edmund ang nagsabi dito. Alam niyang hindi gagawin yon ng mag-asawa sa kanya. Ano? Magsalita ka. Bakit mo tinagong anak ko? Napaka-selfish mo, Mila. Ni hindi mo man lang hinayaan na magpaliwanag ako sa'yo. Dahil mas inuna mong nararamdaman mo kesa sa pakinggan ako. Kala mo ba ikaw lang nasaktan sa mga nangyari? Pati ako, Mila. Nasasaktan ako dahil hindi ako hinayaan ng mahal ko na magpaliwanag man lang. Alam mo bang halos patayin ko ng sarili ko dahil sa pag-iwan mo sa'kin? Naging miserable ang buhay ko dahil sa'yo. Dahil wala kang tiwala sa'kin. Sigaw ni Jade kay Mila. Sumabog na ng tuluyan si Jade, kaya di na niya napigilan pa na sumbatan at sigawan ang dating nobya. Oo na, kasalanan ko na. Kasalanan ko kung bakit hindi kita pinakinggan. Pero masisisi mo ba ako kung sobra akong nasaktan sa nakita ko? Mahal din naman kita, Jade. Mahal na mahal. Kaya nga ako lumayo sa'yo para maging malaya ka. Kahit ang kapalit nun ay tuluyan na kitang hindi makita. Sobrang sakit din ang naramdaman ko, Jade. Dahil akala ko totoo.
Huli na nang malaman kong lahat kung anong totoo. And I'm so sorry. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Mila sa harapan ni Jade. Napadauslo si Mila ng upo sa sahig dahil sa sobrang pag-iyak. Gusto mo akong sumbatan? Gusto mo akong saktan? Sige, gawin mo. Hindi ako lalaban. Nang makaganti ka man lang sa ginawa ko sa'yo. O ano pa bang ginagawa mo? Saktan mo ako! Umiiyak na sambit ni Mila. Napasabunit si Jade sa buhok at napahilamos na lang sa mukha. Gustong gusto na niyang yakapin ang dating nobya pero hindi niya magawa. Alam ko naman na mali ako. Inanggap ko naman na may kasalanan ako eh. Akala mo ba naging madali sa akin ang paglayo sa'yo? Hindi, Jade. Dahil halos araw-araw akong umiiyak. Dahil gusto kong makita ka. Gusto kong utusan ka. Gusto kong tirisin ka. Wala ka sa harapan ko sa mga panahon na dinadala kong anak mo. Sobrang hirap para sa akin. Pero kinaya ko para sa kanya. Umiiyak na sabi ni Mila. Mama! Sigaw ni Jamila sa may hagdan. Mama, bakit ka po umiiyak? Nagmamadali itong tumakbo patungo sa ina niyang nakaupo sa sahig. Hey sir, di ba ikaw yung nasa school kagabi? Ba't niya po pinaiyak ang mama ko? Kala ko po ba magkakilala kayo? Niyakap ng maliit nitong kamay ang ina niya at pilit na pinapatahan si Mila. Parang dinurog ng pino ang puso ni Jade nang makita ang ginawa ng anak niya. Kaya pati siya'y napaiyak na rin. Hindi niya alam kung paano mag-uumpisa, kung paano sasabihin dito na siya ang ama nito. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi maganda yan. Di ba tinuro ko sa'yo na pag matanda sa'yo igagalang mo? Pangangaral ni Mila sa anak niya. Sorry po mama, hindi na po mauulit. Sorry din po sir. Hingi ng tawad nito kay Jade. Tumango lang si Jade sa bata. Inalalayan ni Jamil ang ina niya para makatayo ito at dinala ito sa maliit nilang sofa. Anak, pwede bang dun ka muna sa kwarto mo? Mag-uusap lang kami dito sa nali ha. Utos ni Mila sa anak niya. Okay po mama. Mabilis na pumanhik si Jamila sa taas at pinaupo naman ni Mila si Jade sa katabi nitong sofa para makapag-usap sila ng maayos. Halos mag-iisang oras pa bago natapos si Mila at Jade sa pag-uusap. Hindi na napigilan pa ni Jade na iyakapin ng mahigpit ang nobya. Sobrang namiss niya kasi ito. Huwag mo na ulit gagawin yun ah. Hindi ko na siguro kakayanin kung mawala ka pa ulit sa akin. Pati na ang anak natin. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Mahal na mahal din kita, Jade. Kahit alam kong may asawa ka na, hindi naman nawalang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang lalaki na hinihintay kong bumalik sa akin. Pag-amin ni Mila kay Jade. Napayakap na lang na mahigpit si Jade kay Mila. Sa kanya ito dahan-dahan hinalikan. Tinugon naman kaagad ni Mila ang halik ni Jade. Dahil aminin man niya o hindi ay sobrang namiss niya ang halik ng nobyo. Nang malaman ni Jamila na si Jade palang ama niya ay tumatalon-talon pa ito sa tuwa. Nasabi na rin ni Mila sa ina niya na nagkaayos na sila ni Jade. Masaya naman si Rona sa naging desisyon ng anak niya. Kahit si Edmund at Alisa ay laking tuwa nang ibinalita ni Mila sa kanila na nagkabalikan na sila ni Jade. Hindi niya akalain na mabubuo pa ulit ang relasyon nilang dalawa ni Jade. Isa lang ang natutunan ni Mila sa paglayo niya, ang huwag pairali ng nararamdaman. Kailangan marunong din tayong tumanggap sa pagkakamali natin. At kailangan marunong tayong makinig sa anumang paliwanag ng inaakala nating nagkasala sa atin. Isang taon pa ang lumipas ay tuluyan ang nagpakasal si Jade at Mila at masayang nagsama kasama ang nag-iisang anak nila. Wakas.